Have a blessed day, everyone! Andito na naman tayo ngayon sa aking YouTube channel at inyo ako ngayon samahan sa pagtanim ng Dimbrobium. Itong variety ng orchids natin na Dimbrobium is marami siyang mga kulay. Samahan nyo na ako, guys. Ang ating tools na gagamitin is bunot, charcoal, eggshell, basag na paso din kung mayroon kayo. Itong ganito. Yun. So, let's start na, guys. Magtatanim tayo ng Dimbrobium orchids. So, ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng pudpud na bunot sa ilalim. Hahalawaan ko siya ng uling. Yan. Ganyan. Tapos, inyo lang siyang ipitin ng husto na hindi siya gagalaw-galaw. Ipitin nyo siya ng bunot din. Kasi, itong orchids na ito, mas preferred niya ang coconut husk na ilalagay sa kanyang puno. Ganito lang ang ating pagtanim ng Dimbrobium. Actually, guys, sobrang dami ang variety nito. At maski saan ka nga pumunta ng mga gardens, ito yung pinaka mga marami nilang mga display. Maski dyan sa minsan sa mga malls na nagtitinda ng mga tanim, number one itong Dimbrobium na display nila. So lalagyan din natin siya ng uling sa pinakapuno niya. Siguro madiliit lang. Yan. Tapos pag medyo mahaba na siya, guys, lalagyan nyo siya ng stick para tumayo siya ng maayos na ganito. Ayun. So ang ating ngayon itatanim na Dimbrobium orchids is 5. So ito na yung una. Ayan. Tapos ito yung violet. Tingnan nyo, guys, so marami na siyang mga natapos na ng mga namulaklak na. Ito na yung wala na siyang dahon, pero magsusuloy din yan pag ano na, established na siya. So lalagyan ko siya ng uling ulit sa ibaba at saka pudpud na ano, bunot. Ito, guys, may nabili akong pudpud na nabunot. Yan. Ito, mabibili mo lang siya ng 50 pesos. Sobrang dami na siya. Marami ka na niyan mapagtanim, pagtaniman. Pag sa probinsya, pinupulot lang yung mga bunot doon. Dito kasi sa atin sa Manila, lahat binibili. As you can see, guys, dapat yung pagtanim ninyo ng Dimbrobium na ito, talagang mahigpit yung pinaka ano niya, pinaka puno niya, yung hindi siya na uuga-uga. Yan. Tapos lagyan mo lang dito sa pinakapuno niya ng mga bunot. At saka ang pagdilig nito, guys, twice a week lang kasi bunot siya. Yan. Yun lang ang paglalagay natin ng ano. Ito, oh, marami na rin siyang magkaroon ng suloy. Kaya ano. Yan, ganyan lang. Kung gusto nyo rin siyang lagyan ng eggshell, pwede po. Durog-durogin nyo lang yung eggshell sa puno niya. Yan. Yan. Ganyan lang. So, ito, guys, yung Dimbrobium natin na kulot-kulot. Na-amaze ako dito. Kasi tingnan mo naman, oh, ang cute niya. Ayan, oh. So, sana dumami siya ng husto para magkaroon tayo ng maraming
tanim na ganitong klase ng bulaklak niya. Ito guys, so may mga stick akong nilagay sa pinakapuno para tumayo siya ng gusto pag ano, itinanim na natin sa paso. Ayan, lalagyan ko siya guys ng basag na paso sa puno para hindi siya umiba. Ayan. Tapos bunot. As you can see guys, talagang sa bunot siya tumubo. Tumutubo. Ayan. Kaya damihan natin ng bunot. Ayan. Lalagyan ko rin siya ng eggshell sa pinakapuno niya. Tapos may uling din akong inilagay. Ayan. Okay. Nakatatlong paso na tayo guys sa ating Dimbrobium. Isunod natin itong kulay white. Ito, kakabulaklak lang niya. Ayan, marami pa siyang mga bulbs na hindi pa, ano, na nakabuka. So, pag namulaklak yan ulit, guys, dito naman, ayan, nakikita nyo, mayroon siyang isa pang, ano, dito. Sasanga ulit yan na mamulaklak. So, ganito lang kasimple ang pagtanim ng Dimbrobium natin. Punta naman tayo guys sa panglima nating Dimbrobium. Ito ay color green na may violet sa gitna. Actually guys, yung Dimbrobium is 1,800 species itong mga ito. So, napakadami di ho ba? So, ang parang pinaka-common lang talaga na palaging nakikita natin sa mga gardens is yung kulay violet, white, yun, very common yun. At saka itong kulay dilaw. Yung iba, medyo masiselan din yung mga ibang mga baray, mga species niya. Kaya, ang mostly lang na nakikita natin sa mga gardens is yung mga ganitong kulay lang. Itong Dimbrobium natin, gusto niya talaga ito sa mga maliliit lang na paso itatanim. Kaya ito, katamtaman lang na paso ang itinanim ko sa kanila kasi yun lang talaga ang parang pinakagusto niya. So, pwede niyo siyang ilagay indoor. Kung mayroon kayong malaking paso na pang sala nyo, pwede nyo siyang pagsamasamahin lahat ng kulay. Tapos, paminsan-minsan, ilabas nyo na lang siya na makahanap, makakita lang siya ng konting lights lang, pero huwag nyong ilagay siya sa direct sunlight. Kaya, para maano pa rin siya, makakita siya ng ano, sunlight. So, ito, ganito ang gagawin ko ngayon sa panglima natin. Yung nakikita nyo guys, kasyang-kasya lang siya talaga sa ano, sa paso natin. So, pag namumulaklak siya, kasi tumataas siya eh, lagyan nyo siya ng pangpatibay na stick para hindi siya matutumba. Kasi hahaba pa. As you can see here guys, oh, mayroong naputol. Ganito ang ating gagawin sa ating orchids. Ayan. So, ito na. Ito na yung ating orchids. 5. Ayan. Natanim ko na siya lahat. So, ang gagawin natin is lalagyan siya natin ng kunting abono na osmocote. Ayan. Tapos, atin din siyang didiligan. Since nabunot siya, konti-konti lang ang dilig kasi basa na siya. After mga 3 days, diligan mo na naman siya. Ito na yung 5 Dimbrobium natin na itanim ko na sa paso. Nalagyan ko na rin siya ng abono at nadiligan na rin. Ayan. So, ayun. Ang ganda na nila, di ho ba? Ilalagay ko siya ngayon nito sa likod ng bahay namin kasi doon ay medyo shady.
sa morning, may makikita kang sunlight doon. Pero hindi ganun ka sakit na init. Pagdating ng mga 10 o'clock, wala na siyang init doon. E doon ko na lang siya ipipwesto. Ayun. So, ito guys, oh, yung sa likuran ko, nakikita nyo. Ayun. So, ito the guys, nabubuhay lang siya sa air. Ispray-isprayhan mo lang siya. Paminsan-minsan. Pinahayaan ko na lang siya dyan na nakasabit. Kasi yun naman talaga ang gusto. Nakasabit lang siya. Tapos, ayun, ispray-isprayhan lang natin siya ng ano lang. Kunti-kunti lang. Na magkaroon lang siya ng basa sa ugat niya. Kasi yan lang talaga ang gusto nito. Yan. Ganyan lang ang pagkaano. Tingnan mo nyo guys. So, ang dami niyang ano, bulaklak. Oh, color dilaw. Ang ganda pa. Oh. Ito naman yung violet. Ayan. Ang dalaki. Ayan. Cute-cute siya. Kung nakikita nyo, akala nyo parang tuyot yung ugat niya, ano. Pero ganyan talaga ang ugat niya. Ayan. Ayan, o. Makikita mo naman na buhay siya eh, kasi itong dulo ng kanyang ugat ay may ganitong ganito. Ayan. Kami minsan-minsan, naabunuhan nyo rin siya ng spray na pangpataba. Ayan. So, I hope guys na nag-enjoy kayo ulit sa aking video today about our Dimbrobium orchids. Don't forget to subscribe, likes, and comments to my channel. And stay safe everyone. I love you. Bye-bye.